itong kakabitan natin ngayon ng dashcam, Isuzu MU-X 2018. Yung ikakabit nating dashcam, QCY F11 Plus, yung 2K resolution na dashcam, dual camera, front and back. Nakakabit natin sa Isuzu MU-X 2018. Tuturo ko sa inyo kung saan natin papagapangin yung mga wirings nito. And ito yung ano, yung QCY F11 Plus na dashcam, yung 2K resolution, dual camera, front and back. 2K resolution yung harap niya, yung likod, full HD. Super night vision, meron siyang loop recording, auto delete. Meron siyang wifi, yung pwedeng i-connect sa cellphone yung ano, yung dashcam. Nakakonect siya sa cellphone. Ito yung laman ng box. Ito yung ano, yung front camera, yung rear view mirror na dashcam. Ayan, ito yung ipapatong natin sa rear view mirror ng sasakyan. Ayan yun. Mirror na siya. Ayan, mirror siya. Kaya hindi siya malabo. Ayan. Kasi ito yung front camera lens niya. Ayan. Ito yung harap na camera. Yung lens. Ayan. Tanggalin natin yung pinaka protector. Ayan yung front lens. Ito yung pinapatong natin dito sa rear view mirror ng sasakyan. Ipapatong natin yan dyan. Ayan. Tapos ito yung back camera. Ito yung ikakabit natin sa likod. Ilalagay natin sa likod to. Ayan. Siya yung mag-auto switch pag atras yung sasakyan. Tapos nagre-record din siya. Nagre-record din to. Kaya may record din yung likod na camera nyo. Makukuha nyo yung record, mababackupan. Ayan. Gawin nyo, paghiwalayin nyo muna to. Napaghihiwalay yan. Yung connector. Ano, mahiwalay natin. Hiwalayin nyo muna kasi itong camera na to, sa labas natin ilalagay. Kasi itong wirings na mahaba sa loob. Tapos meron siyang user manual. Andito yung specs niya. Ayan. Dalawang rubber clips. Ito yung ipang-iipit natin sa dashcam para mapatong natin. Ayan. Dito nilalagay yan. Ayan. Dito nilalagay yung rubber clips. Iipit natin. Ayan. Sasabit lang yan dyan. Baka ganyan siya. Ayan, nakaganyan. Sa kabila, ganun din. Ayan. Ayan, nakaganyan siya. Ayan. Kasi ipapatong natin dito. Ayan yung ipang iipit nyo. Iipit natin ganun. Sasabit nyo rito sa baba. Ayan. Tapos meron din siyang kasamang ano. Yung dual adhesive tape tsaka dalawang screw. I-screw natin siya sa likod. Ito yung dalawang screw. Ayan yung ipang i-screw natin sa camera sa likod. Tapos yung dual tape, ididikit muna natin. Tapos i-screw. Ayan. Kailangan yan. Para hindi maalis yung camera sa likod. Pag dikit lang, matatanggal pagka tumagal. Kailangan i-screw nyo. So, yung charger adapter niya, siya yung sinasaksak sa cigarette port ng sasakyan. Ayan. Dito natin siya isasaksak. Ayan, dyan. Dito. Ayan. Kailangan laging nakasaksak dyan yung dashcam. Hindi nyo hugutin. Kung kailangan nyo ng extra port, bibili kayo ng splitter. Ayan, dyan natin siya isasaksak. Ito yun. Ayan, sasaksak dyan. Tapos yung dulo sa dashcam. Ayan. Kakabit na natin. Etong charger na to, ililinya natin to dito sa ano. Sa kesame natin papadaanin, papuntang ano to, papuntang kanan. Pag ganun. Tapos dito lulusot. Tapos dito, papasok nyo dyan.
papuntang carpet, tapos dito. Ayan, saksak dyan. Eh, ganyan yung ginawa ko. Sinaksak ko muna rito yung charger ng dashcam, tapos pinasok ko rito sa kesam eh. Ay papasok naman yan dyan. Ayan, naangat yung pinakasiling. Ayan, pasok nyo dyan yung wire, papunta rito kanan. Ayan, tapos pagdating nyo rito, lusot nyo rito. Ayan, eto na yung wire. Kuha kayo ng, ano, ng pry tool kit. Ayan, tulak nyo lang yung wire. Natutulak yan dyan sa loob. Hindi nyo na kailangan alisin to. Pasok nyo lang. Ayan, tulak nyo lang. Tulak ko na, nasa loob na siya. Hindi nyo na kailangan alisin tong ano na to, plastic. Lusot nyo lang. Tapos meron ditong rubber, inangat ko. Naangat tong rubber na nandito. Angat nyo yan, papuntang baba. Ayan, hanggang baba, hanggang dito. Kasi itong wire na to, ipapasok natin dito. Pag ganun. Ayan, dyan natin papadaanin yung wire. Ayan. Ayan, pag ganyan. Ayan, pasok nyo dyan yung wire sa gilid dito. Ayan. Hanggang baba. Tapos liligo na rito yung wire. Ayan, napapasok naman yun dyan yung wire. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, binalik ko na tong goma na to. Balik niya ng maayos para pag umulan, di siya papasukin na ulan. Tapos yun nga, nandito na tayo. Ayan. Diyan ko pinadaan yung wire. Ito. Ayan, diyan ko pinadaan yung wire. Ayan, naangat naman yan. Tusot nyo dyan yung wire. Ayan, papunta rito sa ilalim. Tapos pagdating ko rito, pinasok ko rito sa ilalim ng carpet. Ayan, ayan yung wire. Para hindi maapakan, pasok nyo dyan sa loob. Ayan, ito sa loob nito. Ayan, ito naangat to. Ayan, naangat yan. Kasi ito na yung wire. Ayan. Tapos inilalim ko rito. Tapos ito na siya. Angat. Ayan. Sinaksa ko na rito sa cigarette port ng sasakyan. Ayan. Ayan. Para tuwing i-start yung sasakyan, i-start na rin yung dashcam. Ayan. Kasi pag nakapatay yung susian, patay rin yung dashcam. Pag binuksan yung susian, bukas din yung dashcam. Itong port na to, pagka mag-on lang yung power nito pag nakabukas yung sasakyan. Ayan. Tapos ikakabit na natin to yung ano, yung sa back camera. Ito. Ito ikakabit na natin to sa likod. And ililinya natin tong wire dito sa loob. Sa ano naman to papagapangin, papuntang kaliwa. Ayan. Start na tayo. Ito na yung wire nung dashcam papunta sa likod. Ito yung wire na mahaba. Ayan. Tinanggal ko na sa pagkakabuol. Ito, saksak nyo muna rito sa taas. Saksak muna natin dito bago natin ilinya. Ayan. Dito tayo mag-i-start sa harap. Ayan. Saksak nyo muna. May saksakan dyan. Ayan. Pag nasaksak nyo na siya, ipasok nyo rito sa taas sa kesami. Ayan. Napapasok yan dito sa taas. Ayan, pasok nyo dyan. Tapos lagyan nyo ng konting allowance yung wire dito. Para kahit igalaw-galaw yung salamin, hindi siya nababanat. Lagyan nyo ng konting allowance. Ayan. Ayan. Gapang nyo papuntang ano, kaliwa yung wire. Tapos pagdating nyo rito, pasok nyo ulit dyan. Hindi nyo na kailangan alisin to, pasok nyo lang. Ayan, napasok ko na yung wire dito sa kesam eh, papuntang kaliwa. Ayan, tapos nilusot ko na rin dito. Ayan, nilusot ko na rin dyan. Tinula ko lang ng pry tool kit. Ayan, pag wala kayong pry tool kit, pwede naman kahit ano, kahit mga susing mahaba. Ayan, pwede nyo ipantulak dyan. Tapos, nandito na tayo. Ito na yung wire. Ayan, papasok na natin dito sa taas naman. Yan. Aangatin nyo lang itong rubber na naka-type dito. May rubber yan, angat nyo. Para mapasok nyo yung wire dito sa taas. Ayan, papasok nyo dyan yung wire. Papunta rito. Ayan. Igagapang na natin papuntang likod.
Dito na tayo sa kabilang pinto, na ipasok ko na rito yung wire. Tapos yan, angat nyo ulit tong rubber para mapasok nyo ulit dito sa loob yung wire. Ayan siya. Ayan, pinasok ko dyan. Tapos balik nyo na. Ayan, nababalik naman tong goma. Kailangan pag binalik nyo, lapat na lapat ulit. Ayan. Tapos dito, pinasok ulit dyan. Napapasok yan dyan. Ayan, angat nyo lang ganun, papasok na yan. Tapos eto na tayo. Dito na tayo sa may salamin. Ipapasok natin ulit dito yung wire sa loob nito. Ayan, naangat yan. Tapos hanggang likod. Hanggang likod tayo magpapasok nito. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Pinasok rito sa loob. Ayan. Tapos eto na siya. Ayan. Dito na natin pasok. Ayan, pasok nyo rito sa loob. Naangat naman itong kaysamin na to. Ayan, pinasok ko dyan yung wire. Ito yung salamin sa may likod. Ayan, salamin siya sa may likod. Pasok nyo dyan. Tapos dito na tayo. Ayan, ito na tayo. Ito na yung dulo ng wire. Ito na tayo, dito na tayo. May tinanggal ako rito, yung takip nito. May takip yan, nakaganyan. Tinanggal ko yan. Yan. Tanggalin nyo lang yan ng, ano, ng kahit flat screw, maaalis nyo yan. Nakaganyan yan. Sundutin nyo ng flat na yan, nakaganyan. Nakaganyan siya, tapos sikwatin nyo lang siya, maaalis na yan. Yan. Tapos meron yung tornilyo. Meron siyang tornilyo dyan, naka-tornilyo yan. Sila na walang mga problema. Ayan, may tornilyo dyan, yung 7mm na wrench ang gagamitin nyo. 7mm. Tanggalin nyo muna yan. Ayan, tapos, inangat ko to. Eh, naangat naman yan. Iaangat natin to. Tapos yung rubber, angat nyo na rin. Naangat din yung rubber nyan. Tapos meron akong inalis ditong clip. Meron siyang clip dito isa. Ayan. Tinanggal ko yung clip na yan. Pagtatanggalin nyo yung clip. Ayan, gamit kayo ng ganito. Yung pry tool kit din to. Isisikwat nyo na ganun. Sikwat nyo nga, maaalis na yan. Para umangat tong ceiling. Ayan, kasi aangat natin yung ceiling, ilulusot natin yung wire dito sa loob. Ayan, dito. Tapos ito, inalis ko rin. Ito yung mga babaklasin natin. Itong rubber na nandito, aalisin nyo rin yan, nakaganyan yan. Meron yung pindutan. Ayan. May pindutan yan, isa rito, isa rito. Saka isa rin. Ang ginawa kong pag-alis dyan, pinindot ko lang nito ng flat screw. Pindutin nyo. Pindutin nyo. Ayan, ganun din sa kabila. Pipindutin nyo yan. May pinipindot dyan ito. Para maalis. Ayan. Inalis ko muna kasi papasok natin yung wire dito sa loob. Papasok natin yung wire dito sa loob. Papunta rito sa likod na pinto. Tapos ang ginawa ko dyan, ito, nilusutan ko ng alambre papunta rito sa kabila kasi hilahin natin yung wire papunta rito. Ito, hilahin natin to. Ayan, nilusutan ko ng wire papunta rito sa labas. Bali, yung dulo ng wire itatali natin dito para mahila ko rito sa kabila. Ayan, ganun yung gagawin ko. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, tinalihan ko ng electrical tape. Ayan, yung dulo ng wire. Tapos hilahin natin dito palabas. Ayan. Pag nahilan nyo palabas dyan, lulusot naman natin dito sa goma. And ganyan, nalusot na natin dito. Nilusot ko na dyan yung wire. Tapos ilulusot na natin dito. Lulusot na natin dito. And ganyan yung ginawa ko, nilusot ko sa loob. Nilusot ko sa loob nitong goma. Ayan. Tinanggal ko muna yung color white para mas madaling maipasok. Tapos yung meron kayong BS1 or WD-40, ispray nyo yung loob para mas madaling maipasok yung wire. Ayan.
para mas madulas. Pasok nyo, hilahin nyo na yung wire. Pati yung color red wire, hilahin nyo na rin. Nasama nyo na. Itong color red wire na to, ito yung pinoconnect sa reverse light. Ayan. Para mag-auto switch yung camera. Ayan, hilahin na natin. Ayan. Kailangan nakapasok yung wire dito sa rubber na to. Para pag umulan, hindi siya pasukan ng ulan. Papasok nyo dyan. Huwag nyo isi-shortcut na pagganan. Kaya naman mapasok. Tapos yan, lusot nyo dyan para pagbalik nung ano, lapat ulit. Yan. Tapos itong white, ibalik nyo na ron para pag sinalpak, lapat yung color white. Yan. Babalik natin. Yan, balik na natin yung color white. Kailangan nakabalik yan. Yan. Tapos nalusot na rin natin yung wire. Tapos pinasukan ko ng alambre para mahila ko yung wire papunta rito sa likod. Ito, ito yung alambre. Itatali natin ulit yung ano, yung dulo ng ano, ng dashcam. Tatali natin sa alambre, tapos hilahin natin dito. May tinanggal ako rito yung ano, takip. Ito. Ito yung takip na tinanggal ko. Ayan. Ito. Meron siyang isang tornilyo na flower. Ayan, ganito. Ito yung tinanggal ko. Nakakabit dito yan. Ayan, yung sa may hawakan. Ayan, tanggalin nyo muna yan. Gamit kayo ng na flower na wrench na ano. Ayan, flower siya. Pa-flower. Tanggalin nyo, tapos silahin nyo lang pababa, maaalis na yan. Ito yung takip sa likod. Ayan. Ayan, tinanggal ko yan dito. Ayan. Yung pinaka-takip sa likod. Ayan. Ang ginawa ko, nilusot ako ng alambre papunta rito. Hilahin natin. Ayan, nahila ko na yung wire papunta rito sa labas. Ayan. Hilahin nyo, kasama nyo na yung red wire. Ayan. Hilahin natin yung wire papunta rito sa may pinto sa likod. Ayan. Tapos ito, balik na natin yung pinaka-rubber. Ayan. Pagbabalik nyo, tulak nyo lang. Maglalak na yan. Ayan. Ayan. Ganun din sa kabila. Tulak nyo lang rin. Ayan, maglalak na yan. Ayan, pag-aalisin yan, sundutin nyo lang ng flat screw yung ano, yung gilid. Ayan, sinundot ko lang yan. O kaya angatin nyo muna yung goma para masundot nyo yung flat screw na yung ano, yung lock nya. Ayan, tapos aangat na yan pababa. Sundutin nyo lang. Meron yung mga lock. Ganun din sa kabila. Tapos dito na tayo. Ito na yung sa may likod na tayo. May inalis ako rito yung sa ano, plate light niya. Dito natin papadaanin yung wire sa may plate light. Ito yung plate light ng ano, nung sasakyan. Ayan, may pindutan yan. Pag aalisin nyo yung plate light, pindutin nyo lang to. Didiinan nyo na ganun. Tapos lalabas na yun. Alisin nyo yung plate light kasi dyan natin nilulusot yung wire nito. Ito, nung back camera. Ayan. And ito yung sa ano, sa head unit ni ma'am. Tapos ito, yung bago nating ikakabit, dito natin ilalagay, itatabi natin sa kanya. Tapos ito, yung wire na to, ito yung lulusot natin sa may plate light. Ayan. Dito natin nilulusot yung wire sa plate light. Ayan, dyan dadaan yung wire nung ano, nung back camera. Ganyan siya. Tapos ito dito natin ilalagay. Ididikit natin dyan. Tapos itutornilyo natin.
Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ito na yung ano, yung wire nung sa back camera. Pinasok ko sa plate light. Ayan siya. Nilock ko na rin yan. Ito na yung dulo nung ano, nung back camera. Ayan, nakaganyan siya. Ito. Lagyan yung konting space yung wire para pag ano, hindi siya banat. Ayan. Tapos nailock ko na rin yung ano, yung plate light. Ganyan yung pagkakalusot niya. Ayan. Tapos ipit nyo. Kailangan mag-lock para hindi pasukan ng ulan. Tapos didikit na natin dito. Ano, ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan. Dinikit ko muna, tapos binutasan ko ng screw. Screw lang yung pinambutas ko. Ito yung ganito, yung matulis na screw. Kaya naman butasin niya kasi plastic. Tapos ito yung luma niya camera, ito yung bago. In-adjust ko ng konti kasi pagka nandito, kaya ganyan yung naging itsura niya. Binaba ko ng konti rito para hindi niya tamaan. Ayan. Kasi tinatamaan ng konti. Ito. Ito na yung bago nating nilagay. Yung nagre-record. Tapos ilalagay na natin yung screw na kasama niya. Itutornilyo natin para hindi mahulog. Ayan. Ito na yung back camera. Ayan. Pag a-adjust niyan, luluwagan niyo lang yung tornilyo na yan, yung maliit. Para bumaba o tumaas. Ito yung ilalagay nating tornilyo. Ayan, dalawa. Tutornilyo natin yung ano, yung back camera para hindi siya maalis. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Tinornilyo ko siya. Dalawa kabilaan. Mas maganda, lagyan nyo ng konting oil yung tornilyo para hindi kalawangin. Kasi madalas kinakalawang yung tornilyo. Ayan, lagyan nyo lang konting oil para kahit mabasa, hindi siya kalawangan. Ayan na. Tapos ito na tayo. Sir, sa bahay na lang din. Ayan. Ito na tayo. Yung dulo ng back camera tsaka dulo ng dashcam. Pagkakabitin na natin yan. Ipagkoconnect na natin. Ayan. Tapos yung red wire. Ituturo ko sa inyo kung saan natin ilalagay. Ayan, napagduktong ko na yung dalawa. Ito na yung dulo ng dashcam tsaka dulo ng back camera. Ayan na, napagduktong ko. Tapos ito, yung red wire. Dito ko kinunik. Ayan, sa red wire din. Ito yung ano, yung sa back camera ng ano, ng head unit. Ayan, nakakonik yan dyan. Ayan, dyan nakakonik yan. Tinanggal ko muna siya. Nakaganyan yan. Ito yung back camera. Ayan yun, yung ito yun. Ayan, ito yun, yung back camera na yan. Yung wire niya yun. Ayan, ito na yun. Ayan, ito. Ginawa ko dyan, tinanggal ko muna to. Ayan, natatanggal yan. Pindutin nyo lang. Silahin nyo. Ayan. Tapos meron yung red wire. Apat na wire yan. Isang dilaw, puti, tsaka red wire. Black. Sa red wire ko, kinunik, nilusot ko lang yung wire. Tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi mahugot. Ayan. Tapos balik nyo na. Ayan. Ayan yun. Diyan ko kinunik yung ano, yung red wire ng dashcam. Ayan. Hindi ko siya in-slice o pinutol. Nilusot ko lang yung wire, tapos tinalihan ko. Para hindi ma-void yung warranty. Tapos yung mga sumobrang wire ayusin natin. Ayan. Ito. Tapos ibabalik na natin. Ayan. Ito yung tinanggal ko kanina. Ito. Ayan. Tapos yung screw na to. Ayan yung tinanggal ko. Yung sinasabi ko sa inyo na flower. Tinanggal ko yan. Tapos meron akong inalis dito. Yung takip. Ito. Ayan, tinanggal ko rin yung takip na nandyan para mahila ko pababa. Ayan, pag natanggal nyo na yung takip tsaka yung screw, hilahin nyo lang pababa yan. Hilahin nyo lang pababang ganun, maaalis na yan. Ayan, huwag kayong matakot na masira kasi hinihila na kapag ganun. Ayan. Ayan, hilahin nyo lang pababa, maaalis na yan. Ayan, ganun yung ginawa kong pagtanggal dito sa likod. Ayan, makikita nyo may mga clip yan. Kailangan kompleto yung clip pagka ibabalik nyo.
stock dyan. Ito, lalagyan na natin siya ng memory card, yung 32GB na memory card na SanDisk. Ayan, kailangan lalagyan yung memory card, ganyan. Plus 10, tapos yung speed niya mabilis. Ayan. Tapos, nai-scan yung ano, yung QR code niya. Ayan. Meron kasing memory card na hindi compatible sa kanya. Naghahang lang. Ayan, ito yung lalagay natin. Ayan, dito ko nilagay yung memory card yan. Tapos, push nyo lang. Maglalak na yan. Ayan, nandyan yung lagay niya ng memory card sa taas. Ayan. Bali, ito, memory card, back camera, tsaka yung power supply niya. Ayan. Testing na natin yung kinabit natin na dashcam kung gagana. Ayan. Tanggalin natin yung plastic. Ayan. Ayan. Tapos start na natin yung sasakyan. Pag start niya ng sasakyan, start na rin siya. Tapos back camera agad makikita niyo. Ayan. So kalalagay lang natin ang memory card. Kaya sinabi niya need to format SD card. Format muna natin yung SD card. Ayan. Ayan, na-format na natin. Ayan, tuwing start niya yung sasakyan, automatic record na siya. Hindi nyo na kailangan pindutin. Automatic na nagre-record na siya. Tapos back camera agad nakikita. Ayan. Nai-swipe yung ano, yung pinaka ano screen niya. Ayan. Tapos pag swipe niyo na papuntang kaliwa, magiging double siya. Ito yung front, ito back. Tapos auto switch na rin pag nag-reverse ka. Ayan. Pag nag-reverse ka, ganyan yung view niya. Yung likod na makikita nyo, tapos merong parking guide. Tapos naisusum din siya, pindutin nyo lang to. Ayan. Hanggang 4. Yung 0 yung pinaka wide. Ayan. Pag binalik nyo sa park o sa neutral, ayan, magiging double camera ulit siya. Ayan. Ito front, ito back. Swipe nyo lang ng papuntang kaliwa. Ayan, pwedeng front lang. Ayan. Pwedeng back lang. Ayan, front and back. Tapos auto switch na. Ito yung ano, yung QCY F11 Plus na kinabit natin sa Isuzu MU-X 2018. Ayan, meron pang isang plastic yan. Tatanggalin natin. Ayan. May isa pang plastic yan, yung screen protector niya. Tanggalin nyo na para mas malinaw. Ayan, auto reverse. Pag nag-reverse ka, ayan, ganyan yung view. Pag neutral, ayan, front and back ulit. Ayan, yan yung front nya, back nya. Ayan, pag start nyo po ng sasakyan, automatic start na rin siya, tas record na rin. Makita nyo nag-record pag naka-color red yun. Ano, yung bilog. Tapos tuwing mag-start, ang makikita nyo lagi yung back split camera. Ah, ito, ayan yung pinaka ano. Nagagano naman siya. Pag atinatch nyo siyang ganun, pwede nyo siyang i-up, pwede nyo i-down. Okay. Napapa-zoom out, zoom in, hindi. Ah, hindi. Bali, open down lang. Oh, wide screen naman eh. Okay. Yung front, ayan. Nagagano'n din siya. Ayan, pwedeng mataas, pwedeng maba. Tinatamaan lang yung pinaka-sticker nyo rito. Mm-hmm. Ayan, yung sticker na yan. Tapos, RFID kasi yan eh. Swipe nyo lang na ganun, papuntang kaliwa. Magiging double sila. Ito yung front, ito back. Mm-hmm. Tapos, ganun nga, auto-switch na rin yung ano, pagka nag-reverse. Testing natin ni reverser. Apakan nyo lang. Apakan nyo lang yung pre. May motor sa ilan, tayo sa likod. Ayan, nag-auto-switch siya. Tapos naisusum na rin. Tapos pag binalik nyo sa neutral or sa park, balik na rin sa dating screen. Ayan siya.
hintayin nyo lang. May delay lang konti. Oo. Tapos ito, voice recording, pwede nyo yung turn off. Ayan. Tapos stop recording. Ayan, setting. Ayan dyan yung setting. Ayan, resolution niya, 2K resolution na siya. Yung harap, yung likod, full HD. Yung loop recording siya, yung cyclic record, set natin 3 minutes. Yung auto-delete. Ano yung ibig sabihin ng loop recording? Auto-delete siya, ma'am. Yung, halimbawa, puno na yung memory card nyo, yung unang 3 minutes na nirecord nyo, siya yung mag-erase ng kusa. Okay. Marami siyang, ano, yung 32 GB, hatiin sa maraming 3 minutes. Abot ng mga 3 to 4 hours, ganun. Okay. Ayan, tas yung G-sensor, off nyo na lang para hindi mag-memory pull. Itong parking guard. Sa mga lubak yun, ma'am. Halimbawa, nagdadrive ka, nalubak ng malakas yung sasakyan na naugaan ng malakas. Yung sa mga bump, lahat ng nire-record niya, automatic, sinesave niya. Sa important video pumapasok. Tas yung screen. Yung parking, ano yan? Parking guard, ito naman yung kahit naka-off yung sasakyan, kusa siyang nag-o-on pag nagagalaw. Pag nagagalaw din siyang ganun. Kusa siyang nag-o-on. Tapos magre-record, lahat ng nare-record niya rin, sa emergency video pumapasok. Okay. Screen saver, siya yung nag-auto-off yung screen. Pwede nyo kasing i-off yung screen pero nagre-record. Nagre-record pa rin. Salamin lang pag gusto nyo. Okay. Pwede nyo manual na pindutin na lang siya or automatic mag-o-off pagdating ng 1 minuto. 1 minute. Pero naka-off siya ngayon. Naka-off ngayon. Oh. Kayo na lang yung pipindot. Pag tinatch nyo, bubukas. Date and time, nakaset na. Tapos ito, yung sa Wi-Fi. Ayan yung ida-download nyo lang ano, yung application. Anong pangalan ng app? Ang gagawin nyo, mag-ano ka ng scan, scan mo lang siya. Ah, mayroon ng link. Okay. Pag in-scan mo, lalabas yung application niya. Sige nga, scan. Para makita na natin yun. Okay. Ayan, tapos download mo yung application. Ayan, meron na. Roadcam. Pag na-download nyo na, pwede nang i-ano. I-coconnect nyo yung Wi-Fi dito ng cellphone nyo dito sa HIMC. May ganun din yung luma namin eh. Pag na-search nyo, ito yung password, tapos open nyo na yung application ng Roadcam, makikita nyo na lahat ng na-record, tsaka ng nire-record niya. Pero pang malapitan lang siya. Pag lumayo na yung sasakyan, malayo, hindi naabot ng range ng Wi-Fi mo, hindi mo na siya makikita. Pang malapitan lang. So pag halimbawa na puno na, tapos gusto namin i-save yung... Yung nakalimutang i-save dito lang. Pwede na sa cellphone. Pwede na sa cellphone, i-download mo. Na-download mo na sa phone. Pag nakakonect ka na dito. Ganun din yung Transcend. Parang ganun nga rin yung mga Transcend. I-download mo lang para makuha ng cellphone mo. Pero pag di mo siya nakakuha, nang na-erase na siya, hindi mo na siya makahabol. Oo. Pagka ipe-playback mo, pwede rin dito. Pwede ka rin manood dito. Iswaswipe mo lang papuntang kanan. Ayan, nandiyan yung mga na-record nyo. Ayan, na-record natin sa harap. Ayan, mamili ka lang. 3-minute increment yan. 3 minutes lahat yan, yung ano na yan. Pag puno na, yung unang 3 minutes, may erase. Ayan, tapos yan yung ordinary video, siya yung auto-delete. Yung urgent video, siya yung hindi na-delete. Hanggat naka, ano siya, naka-lock. Ayan yung front, tas meron rear. Ayan, ganun din yung rear. Ayan. Pati yung voice na re-record. Yung urgent video, makukuha nyo naman yun. Halimbawa, nag-re-record kayo, pinindot nyo itong padlock na to. Doon papasok yan sa urgent file. Okay. Doon lang yun. Tapos pwede nyo rin delete dyan, pwede rin hindi delete. Nag-auto-delete naman. Tapos merong adjustment ng brightness dito. Ayan. Pag gusto mong malabo, pag gabi, gusto mong malinaw, pwede mo adjust yung brightness niya. Okay.